maiwasan ang sakit ngayong lumalamig ang panahon, dapat kumpleto ang nutrisyon. Kaya ang mga lulutuin natin sa Good News Kusina, mga pagkaing mayaman sa bitamina. Lemon, orange, dalandan. Pagdating sa asim at sustansya, it's a triple tie, kumbaga. Dahil sa high vitamin C content ng mga prutas na to, nakatutulong sila sa pagpapalakas ng ating resistensya. Kaya naman mga citrus fruit ang bibida sa ating kusina. Ihanda ang ingredients. Ang gagawin natin ngayon ay lemon pasta. Igisa ang bawang. Ibuhos ang lemon juice. So, ang paglagay ng lemon juice natin depende yan sa panglasa natin. Of course, kung ayaw natin masyadong maasim, kaunting lalagay lang natin na lemon juice. Ilagay ang butter para lumapot ang sauce. Isunod ang asin at paminta. So, salt and pepper ang nagpapalabas ng flavor ng mga ingredients. Para sa sipa ng anghang, ang pepper flakes. Huling ilagay ang cooked pasta. So, ito na ang ating lemon pasta. Hindi basta-basta ang lemon pasta sa halagang 150 pesos para sa dalawa hanggang apat na tao. Okay, ang susunod ko naman gagawin ay stir-fried orange pork. Ready na ba ang mga sangkap? Igisa ang baboy sa minarinate na sesame oil at toyo. So, hinihintay natin mag-brown ang mga pork natin para malaman natin natatrap na yung mga juice sa loob ng karne. Habang sinosotay ang baboy, idagdag ang sibuyas at bawang. So, susunod natin gagawin ay itong orange, yung juice niya ang magkukuha ng flavors dun sa tutong natin sa pan. Okay, so yung mga tutong na yun ay yung nagbibigay ng flavors. So, ang tawag dito ay deglazing naman. Lagyan ng hoisin sauce para sa tamis at alat ng lutuin. Isunod ang laman ng orange na tinanggalan ng buto. So, ito ang ating stir-fried orange pork. ₱175 for 3 to 5 persons ang magagastos sa stir-fried orange pork. Last but not the least, ang swak sa kalusugan na dalandan kasama ang iba pang sangkap. So, ang ating huling recipe ay fish in dalandan butter sauce. Balutan ng harina ang cream dory bago iprito. Para habang pinapan-fry natin, hindi siya madudurog. Kasi very delicate ang karne ng isda. Cream dory. So gagawin natin dito, sa pag-pan-fry, i-half-cook lang natin, tsaka natin lalagay the rest of the ingredients. Kapag half-cook na ang isda, ilagay ang sibuyas at bawang. Ibuhos ang dalandan juice. Pampalapot ng sauce ang butter. Timplahan ng asin, paminta at asukal, saka ibuhos ang all-purpose cream. So, ito ang ating fish in dalandan butter sauce. Lalaban sa sarap at sustansya ang fish in dalandan butter sauce for ₱135 para sa 3 to 5 tao. It's a no-no na magkasakit mga ka-good news, kaya subukan ang handog naming citrus recipes na approved sa panlasa at magpapalakas pa sa inyong resistensya.